Hello. Hello. Hello vlogs. Welcome to my guys. Oh, baliktad pala. Ano pala guys, yung welcome to my vlog. Yung nagtatanong sa akin kung ano daw ang gagastusin papunta rito sa Pulan at paano nakapunta kami rito? Yes. Yan ang maganda kami. Tanong. Nag-agency kami. Number one. Bale kami, Korean company kami, hindi kami local company dito sa Pulan. Ang mga kumpanya namin, mga Korean company, pero lumipat na kami ng ibang kumpanya, legal man dito. Ang gastos namin, hindi masyado kalakihan kasi... Mga squinta. Sa kanya, mga squinta, no? Squinta. Lahat-lahat. Oo. Tayo dong, magkano ang naano mo? Bali, 102,000, pero refundable yung 63,000. Ikaw? Same. Pareho lang sila. Kami, sa akin, ang gastos ko, siguro, nasa mga 40, pinakamataas na yun, 40 kaya mil. Kaya malaki yun sa kanila, kasi huli sila. Nung nauna, maliit lang. Ngayon, kaya yung iba dyan, nag-hire sa atin, na mga malalaki ang bigay, ganito kasi yan, local company yan. Ang style nila, ang gastos sa kumpanya, balik kayo na ang gagastos kasi legal dito na aalis ka kahit wala ka pang hindi pa natapos yung kontrata mo. Pwede kang umalis. Pwede kang lilipat sa ibang kumpanya. Oo. Kung gustuhin mo. Kaya malaki ang walang gastos. Walang bawal. Kaya malaki ang gastos kahit kasi may kontrata ka pa, hindi pa natapos kontrata mo, pwede. Kaya ganyan ang gastos kasi parang kayo na rin ang nagbayad sa visa nyo, sa working permit nyo, sa job order. Kasi ang iniiwasan nila, pag silang maggastos sa inyo, tapos pagdating dito, mga dalawang buwan, isang buwan, lilipat kayo sa ibang kumpanya kasi may nakita kayong magandang opportunity. Kaya yun ang mangyayari. Magandang sahuran. Kaya malalaki sila humingi kasi pagka naglayas ka, hindi sila lugi. Hindi sila lugi sa gastos. Ngayon, ang maganda lang dito, pagka nandito ka na sa Europe, hindi malalaki sahod dito, ha? Tandaan nyo, hindi malalaki sahod dito. Ang kagandahan lang dito sa Europe, pag may TRC ka na. Pag may TRC ka na, temporary residence permit, pwede ka lilipat sa ibang lugar. Lilipat sa ibang lugar. Germany, Belgium, Netherlands. Buong Europe, maikot mo pag may TRC ka na. Finland, Hungary. Pwede ka rin mag-apply kahit may... Wala ka pang TRC, tapos pwede ka rin mag-apply, may visa ka pa. Yung sahod mo, hindi na slote, euro na, malaki na. Kaya, tapos malaki. Yung mga nagtatanong na ano, magkano ang sahod namin, kami lahat, mga skilled kami, welder, pipeater. Ang sahod sa welder, ang tapos maximum dito, wala eh. Kaya ano, kay Lugutapia? Adi, kung Lugutapia. May overtime. Oh, overtime man. Pag mga basic lang ang pag ano natin, nasa mga cinta. Uy, squinta mahigit. Uy, cinta 'yan sa akin. Ano, cinta? Oh. Ang mga ganyan siguro. Cinta. Basta hindi kalakihan ang sahod dito. Diyan kayo dong. Pero 'yung dito kasamahan naming mga welder lagi lang overtime. Ngayon, kung malakas ang overtime sa mga skilled, aabot na mga 100. Kung may overtime. Ngayon, may nagtatanong sa akin na magkano sa sahurin sa mga factory worker? Ngayon, ang factory worker, maliit lang. Maliit. Ang sahod dyan, per oras kasi dito. Sa factory worker, magsisimula yan sa 16 slote hanggang 21. Pero napakahirap mo na hanapin yung 21 slote. Sa amin, 30 slote kami. Ang minimum dito sa mga skill, sa mga lalo mga welder, 27 hanggang 35. Kami 30. Ngayon, ang itanong nyo sa mga amo nyo, yung mga pinag-a-applyan nyo, kung libre ba kayo sa pagkain? Libre ba kayo sa bahay? Kasi dito, ang libre lang dito, pag hindi ka Korean company, pagka dito ka local company, bahay lang libre. Ang libre, bahay, pagkain sa inyo. Yun ang style dito. Bihira ang makakita na may maglilibre. Wala pa ako narinig na may naglilibre pagkain dito. Ang naglilibre lang dito, mga Koreano. Korean company. Pero umalis kami doon kasi hindi namin nagustuhan. Ngayon, pagka mag-factory worker kayo, huwag yung asahan na maraming overtime kasi sa factory,
kadalasan bihira lang mag-overtime, minsan 10 oras, minsan 8 oras. Mga factory, depende na 'yan. Pero hindi malamig, hindi malamig kasi kami pag nasa labas kami, sobrang lamig. Dito ang maganda lang lugar, pero ang sahod dito wala, hindi malaki ang sahod dito. Pag lumabas ka na ng pulan, doon ka na makakasahod ng malaki. Abot ng kulang-kulang 200. Ay, ito, kasi, diskarte, kabayan. Oh, yan. Huwag magtiis ka lang ng isang taon or dalawang taon dito na makuha mo lang ng TRC, makakuha ka lang ng TRC. Pag mayroon ka ng TRC, dyan ka na lilipat sa ibang lugar. Doon na malaki ang sahod mo. Kami, sa amin ngayon, sa ngayon, yung TRC namin pinaprocess na. Malapit na makuha namin TRC. Pag makuha na namin yung ID ng TRC namin, doon na kami tatalon sa ibang lugar. Like ngayon, Poland, like Hungary, like tawag nito, Netherlands. Ngayon, kung gusto mo magka-TRC agad na wala ka pang isang taon, may visa ka pa, wag mong hintayin yung kumpanya mo kasi ang style dito sa mga local company, pag may visa ka pa, hindi ka, bihira lang ka kukuhanan ng TRC. Ubusin mo na ang visa mo bago ka nakuhanan ng TRC. Kaya ang gawin mo, pag nandito ka na, kahit pag may pira ka agad, pangalawang sahod, pangatlong sahod, magpa-TRC ka. Maraming agency dito na kukuha ng TRC. Mag-agency ka na lang para ang TRC ay pinakamatagal, makuha 7 buwan. So may visa ka pa, tapos mga 8 buwan, 9 buwan ka na, may TRC ka na. Pwede ka nang magbakasyon, pwede ka nang lalabas ng pulan. Kasi ang TRC, pag wala kang TRC, uwi ka Pilipinas, hindi ka makabalik. Makabalik ka, panibagong apply. Yun ang purpose. Meron din manghuhuli ng mga polis. Oo, pag wala ka ng visa. Tingnan mo yung ano mo, kung wala kang paso na tapos, yung visa mo, tapos wala kang TRC, hulihin ka. Tapos yung mga ina-applyan nyo dyan, pauwiin ka. Yung mga ina-applyan nyo dyan, isigurado nyo na may working permit na kayo, may job order na kayo, kasi dyan na ipoproceed yung medical nyo. Pagka okay na yan, medical nyo, dyan na rin ipoproceed yung BFS nyo para sa visa. Saka na yan hihingi ng mga pangbayad-bayad, ganyan. Kaya hanggang dyan lang muna tayo. Ano ka muna? Bye-bye! Ikaw Lakay. Yan, sila Kay. Good luck sa mga aplikante. Matayo legit lang, walang problema. Oo. Oh. Kaya go. Oo, oh, yun. Yun ang payo. Matayo legit. Sige, so i-grab nyo na, i-grab. Dito lang muna kami kasi malapit na kami. Pag plano na pupunta ng Poland, i-grab nyo. So paki-subscribe ng ano natin, mga video natin. Paki-follow na lang sa mga hindi nag-follow at paki-share sa iba para malaman nila kung ano ang style dito sa Pulan. Yes. Paki-share na lang at paki-tag sa mga kaibigan na nag-a-apply ng papuntang Pulan or kahit okay. Saan sa Europe kasi pareho lang.